time Pinoy, tampok natin si Francisco Popoy Oral Pagayon, isang inventor, negosyante at media practitioner na isa sa mga ginawaran ng dangal ng Pinoy 2009 in Filipino Inventions. Siya ay naniwala na ang susi sa tagumpay ay hindi lamang sipag at syaga, kundi dapat na ito ay may kalakip na tiwala sa inyong kapwa. Talagang ang magandang kapalaran ay lumalapit sa taong sadyang matyaga, mabait at marunong makipagkapwa-tao. Tama ka, Patty. Kaya naman tunghayan natin ang magandang kwento ng ating big-time Pinoy na si Francisco Popoy Pagayon. Halos naabot na niya ang rurok ng tagumpay sa lahat ng larangang kanyang pinasok. Hindi rin naging madali ang buhay na tinahak ni Kapopoy bago niya narating ang kanyang kinaroroonan ngayon. So ngayon po, Kapopoy, i-share nyo nga po sa amin ang inyong invention. Ito pong probaton. Alam mo, yung probaton na yan, napakatagal na yan eh. Since 1994, unang-unang binili yan ng ating kapulisan. Mm-hmm. Pero since way back 1983, yan ay isa ng probaton. Mm-hmm. At yung probaton na yan, nag-umpisa yan magmula sa kahoy, yes. Naging kamagong, naging steel. Ang finish nito ngayon ay isa ng made of rubber na merong steel sa loob, ano, yung tawag natin na BI tubing. Nung ma-develop natin to into rubber, dito nakita ko na talagang mas magiging kapaki-pakinabang ang ating invention na probaton, sapagkat ang dating ng ating probaton ay isang depend na kung ikaw ay magkakaroon ng trouble sa ating mga, lalo na mga petty crimes na yan. Alam mo na, habulan talaga yan. So pagdating dito sa probaton, talagang kitang-kita mo naman kung paano nating pinatatahimik itong mga tao na to sa pamamagitan ng tamang paghawak at pagdepensa sa sarili mo. At kung sila man ay aatake, may kalalagyan sila, sapagkat pwede mo rin talaga silang natawin ito na maina-knockdown mo talaga sila. Knockdown na hindi na halos sila makakakilos dahil may mga pang-lock na ang ating probaton. Alright, so that makes it different pro from other batons, dahil po ito, kapag bumili tayo, this is professionally used, hindi po ba, by the Philippine National Police? Actually, inaprubahan yan ng ating kapulisan at dumaan yan sa test and evaluation ng ating Philippine Army. Kung di ako nagkakamali, ito'y pumasa ng 1991 or 92, ano? At nang ito nga ay pumasa na, doon na nga tayo nag-umpisa ng nakipag-negosasyon sa ating kapulisan. Dumaan din sa napakahabang proseso bago ito ay talagang unang tinanggap na para maging standard police equipment ng ating mga kapulisan. Ang kanyang pagkalinga sa mga kapwa-inventor ay makikita pa rin sa iba pang mga ginagawa niya ngayon. Bilang isang broadcaster, ang Pinoy Muna dapat lang radio program every Friday sa DZRM 8 to 10 o'clock in the morning ay para sa mga Filipino inventors and their inventions. Tuwing Sabado naman ay ang Kita Mo Na, Galing ng Pinoy radio program sa DZRB kasama si Rolly Lacay Gonzalo at Ferdy Big Boy Javines. Itinatag din niya ang Media Affairs Incorporated na siya ring publisher ng Profile o ng Personal Resume on File magazine, a family-oriented educational magazine that will have its maiden issue this September 2009. Paano ba siya napasok sa larangang ito ng pamamahayag? Bakit ako naging isang broadcaster? Ito po yung aksidente na panahon na lumindol sa Baguio. Ako po yung nasa 7th floor ng Hyatt eh. No? From there, kami po yung panahon na yon na merong pinakamalakas na communication group. Alam mo, usong-uso yung mga radio group ng araw eh. Eh kami yung pinakamalakas, yung NARA communication group namin. So from there, nung lumindol, nakaligtas tayo from 7th floor ng Hyatt. At pagbaba natin, kami ho ay nahukap sa isang radio station. At ako nga po yung naging instant reporter nung panahon na yon, na hindi nila alam na yung Baguio po ay tinamaan ng napakatinding lindol din. Kasi yung day one, ang pinag-uusapan po dito sa Metro Manila, ito pong dagupan. Ang day two, nakapasok nga po tayo na tayo po ay nagre-report na day two sa nangyari sa lindol noong 1990, July 16. Nagulat sila na mas matindi pala ang inabot ng Baguio. Tsaka talagang sabi ko nga Lord, kung ano man po ang nais mong puntahan ko after this second life na ibinigay mo sa akin, paramdam mo lang at ako po ay magtutuloy sa misyon na
binigay mo sa akin. Eh dito nga, by accident nga, eto, naging broadcaster. Popoy is very successful in his own business for the past 29 years as proprietor of Oral Educational Distributor. Ang sa akin kasi, sipag at pagtitiwala. Yung pagtitiwala kasi sa akin, napaka-importante niyan. Kahit anong sipag mo, pero kung hindi ka naman katiwa-tiwala, wala rin sa akin yun eh. Kailangan yung sipag mo, kaakibat niyan yung pinagkakatiwalaan kita. Yes. O pinagkakatiwalaan mo ako. So nandun ang aking palaging... Kaya binibigay na example sa aking mga tauhan na sinasabi ko, yung sipag mo, samahan mo na kailangan pagkatiwalaan kita. Mm-hmm. Or pagkatiwalaan mo rin kami. He is the president of Bobby's Garden Restaurant based in Fairview, Quezon City for 3 years now. Bobby's Garden Restaurant has been a venue for different functions and events. Many times that his restaurant has been featured because of its good food, excellent service, and cozy ambiance. Okay, yun po namang grupo namin ay nakapagpundar po kami ng isang restaurant, garden restaurant. Garden po ito. Malapit po ito sa SM Fairview. Kasi kung makita nyo, ang ating po mga tao ay naghahanap na po ng isang lugar na kung saan parang ang pili mo ay nasa probinsya ka pa rin. Mm-hmm. Kaya ito pong aming Bobby's Garden Restaurant ay kubo-kubo po ito. At punong-puno po ito ng puno. At matutuwa po kayo dyan dahil yan po ay Pilipinong-Pilipino ang dating po para sa ating mga mayihilig na kumain ng mga lutong sariling atin. Aside from this business, 3 years ago, he conceived and ventured in Buffalo Agro Industrial Corporation that is into the propagation of jatropha for biodiesel for the future fuel of the world. As its president, he considers this as his legacy for the future of our country and fellow men. Ito po yung jatropha, ito po yung tuba-tuba, ito po yung future biodiesel o fuel ng ating mundo. Kasi po yung ating pong mga langis ay unti-unti na pong nawawala yan. Kaya ito pong na-develop na jatropha na kung saan sa ibang bansa ay talaga po itong gamit na tayo ang isa sa pioneer kauna-una na nagkaroon ng plantasyon itong jatropha at diyan nga natin ginawa ito sa ating maliit na farm sa Montalban. Mm-hmm. So meron po kaming tinatawag natin na nursery. Ito po yung nagpo-produce lamang ng seedlings, ano? At nagpo-produce din po ito ng seed para ipantanim po sa mga dadating na mga iba pang lupain na gustong mag-venture dito sa pagtatanim ng jatropha. Popoy is a Rotarian and a Lions Club member since 1970. He is multi-awarded and his God-given talent was many times recognized by the following government agencies. 2 times awarded as inventor of Transion by the Philippine National Police. 2 times awarded as best in sales inventions by the Department of Science and Technology. 2 times awarded in multi-pure water purifier by the Department of Agriculture. Recognized by the Department of Natural Resources by its Adopt a Family Tree in the Park when he was president of the Filipino Inventor Society. At a very young age during his second year high school days, he became a hotel representative of Executive Arms Hotel in Parañaque City. Recently, he was awarded the Ngalang Pinoy and Filipino Inventions during the 5th anniversary celebration of Buhay Pinoy TV program, IBC 13. Sana manganak pa ng maraming taon at patuloy niyong ibigay ang pagsiservisyo sa iba't ibang sektor ng ating lipunan sa pagbibigay ng gantong klaseng karangalan. At maraming salamat sa pagkilala niyo sa aming mga mentor. Ang sa akin naman, yung pong number 1, number 2 hanggang number 3, yung pong importante, yung pagkatao nyo. Tapos yung kalooban nyo, yung pong kalooban natin, kailangan malinis, maliwanag. Yung utak natin, binibigyan natin sila ng tamang pagpapatakbo ng ating pagbibigay ng inspirasyon sa ating pong pinagsisilbihan. At yung pong pagtitiwala at respeto, yun lang po ang Popoy Pagayon. His life story is inspiring and interesting that could serve as a model to the youth today.